Okay, sandali lang po. Magandang hapon, magandang araw, magandang umaga sa lahat ng nanonood. Siyempre kay Kuya Barbero TV, ano? So itong reaction natin na to ay hindi about sa charity, ano? Ito ay about naman sa history dahil binigyan naman tayo ng pagkakataon ni Rai TV na mag-reaction dito sa kanyang mga history content, ano? Kung kilala nyo ito si Rai TV, isa ito sa naging tulay dun sa mga dating mga kontrabida, mga kontrabida noon na mga kilalang pelikula, no, na mga nawala na mga kontrabida, ngayon ay nakita natin na umaahon na ulit. At yung iba po ay nasa Batang Quiapo, no, ang probinsyano, ano, dati. So ngayon ay nasa Batang Quiapo kay Coco Martin, kaya nagpapasalamat tayo dito kay Direct RHY TV, ano. Kasama natin to, mabait tong barbero si Rai TV, ano. So panoorin niyo po ito. Kung ano nga ba ang kinamatay ni Berting Labra. Ito yung kinamatay ni Berting Labra. Sana magustuhan nyo. Kung kilala nyo naman si Roberto o na si Berting Labra, so panoorin nyo ang kwento na to. At huwag kalimutan na suportahan Rai TV sa kanyang YouTube channel at palike and share ng kanyang YouTube channel. Ano, Rai TV po, puntahan nyo yan at mapapanood nyo to. Pero magbigay tayo ng points of view reaction sa video na to. Now, play na natin. Kumusta kayo, Madre? Welcome sa Rai TV. Nalungkot ako dahil nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Alam mo si Boy Singator, basta lumapit ako dyan, hindi ako nagdadalawang salita. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga Dre, ay tungkol sa napakamasalimuot na buhay ng paboritong sidekick ni The King at kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Lahat na yata ng role sa pelikula ay nagampanan na ng veteranong aktor na tampok natin ngayon. Mapadrama, komedya, musical man o action. Kaya naman minsan nang sinabi ng namayapang si Fernando Poe Jr. na siya ang greatest Filipino actor of all time dahil sa mahusay na pagganap nito sa kahit anong role na ipato sa kanya. Siya ay walang iba kundi si Roberto Labra o mas kilala natin sa screen name niyang Berting Labra. Pinanganak noong April 17, 19... Berting Labra. So, kilala natin si Berting Labra bilang Berting Labra lang, ano, pero hindi natin siya kilala bilang Roberto Labra, ano, at kahit ako, kumbinsido ako na si Berting Labra ang isa sa pinakamatindi na naging sidekick ni Fernando at ng kung sino-sinong mga bida, kontrabida noon. Si Berting Labra ang isa sa napapansin natin na magaling na aktor, mahusay na komedyante, magaling din to sa lahat ng klase ng pelikula, kaya the best ito si Berting Labra kasi lahat ng pelikula ni FTJ, no, mapa kapitbahay, mapa lolo, mapa tatay, mapasabihin na natin na kung bumida ba ito sa kontrabida is the best pa rin. Pero lahat ng napanood ko kay Berting Labra ay puro kapitbahay, puro lolo, puro tatay, parang ganun yung ginagampanan neto. At minsan ay mga agent, ano, so parang yung mga sa mga ano, sa mga tawag dito, ganun, basta yun po yung inaano niya, yung ginagampanan niya, parang mga agent minsan ng isang pulis, ano. So, alam nyo na kung anong tawag doon, nakalimutan lang natin. Pero panoorin pa natin kung ano nga ba ang kwento ng buhay na itong si Berting Labra at bakit nga ba siya namatay. No? Panoorin po natin. Pinanganak noong April 17, 1933 sa Maynila at ang kanilang ama ay si Francisco Labra na dating boksingero at naging bantamweight at featherweight champion of the Orient. Sa mura niyang edad ay nasaksihan ni Berting Labra kung paano torturin ng mga Hapon ang kanyang ama bago ito tuluyang paslangin. 6 na taong gulang pa lang ay sumabak na sa pag-arte ang ating bida. Siya ay nadiskubre ni Fernando Poe Sr. noong naghahanap ito ng isang batang lalaki na marunong kumanta para sa kanyang pelikula. Pagkalipas ng ilang taon sa edad na 10 ay kinupkop ng matandang po si Berting. Doon siya pinatira sa kanyang tahanan at itinuring na tunay na anak. Bago ang maagang pagpanaw ni Fernando Poe Sr. dahil sa rabies ay nakasama niya pa ang batang Berting Labra sa pelikulang Palaboy ng Tadhana, Sagur, Canto Boy at Alimudin. Sa pagkamatay ni Poe Sr. noong Oktubre 1951 ay mas naging malo. So, teka lang po ah. Kinupkop pala siya ng isa sa pinakahaligi ng pelikulang Pilipino, ang kanyang
anak, alam naman natin, Fernando Fu Jr., ano, at ito nga si Fernando Sr., no, na maagap nga namatay, ano, sa mga hindi po nakakaalam, eh, napakasalimuot ng pagkamatay nito ni Fernando Sr., ano, kasi nakagat siya ng hayop o aso, ano, na nagkaroon nga ng rabies, ano, kaya nga sabi na Rai TV na sa paagang pagkamatay, dulot ng rabies, ano. So, nung panahon kasi na yon guys, no, sa mga nanonood sa ating YouTube channel, wala kasing gaanong anti-rabies noon. At hindi pa siguro gaanong ka-develop yung anti-rabies noon. At syempre, uso noon, kahit sabihin mo na mayaman ka, ay hindi ka pa rin magpapa-ospital. Kasi alam mo yung mga, ano noon, yung mga paraan ng panggagamot, mga tandok-tandok, mga paghigop-higop. At minsan binabaliwala mo yon kasi nga, normal naman na nakakagat ng aso noon, pero ngayon hindi na. Pero yun, natsyempohan siya ng may asong rabies. And then, wala sigurong available na vaccine noon, o kaya hindi niya lang talaga pinilit. Dahil sa, alam nyo naman, nakalakihan, hindi naman talaga pinipilit minsan niya noon na magpabakuna ka. No? Parang ninonormal mo na lang yan, na walang nangyari. Ano? So, ito yung kinamatay ni Fernando Sr. Kaya kung kayo'y nakakagat, ano, huwag niyong baliwalain. Pumunta kayo sa mga ABTC, ano, na mga clinic, kahit mga hospital, na mga public, meron po yan. Huwag niyong baliwalain kasi napakahirap kapag ka ang rabies ay meron ka ng sintomas, wala na pong nabubuhay dyan. Kaya bago pa lang, dali niyo na po yan sa mga clinic o sa mga hospital. Panoorin pa natin kung ano pa yung kwento neto ni Berting Labra. Malapit sa Berting at sa Fernando Poo Jr. sa isa't isa. Sila ay nagkasama sa blockbuster hit na Louis Gang noong 1956. Dito nagpamalas ng angking galing sa pag-arte si Berting Labra, kaya sunod-sunod ang mga naging offer sa kanya. Siya ang itinanghal ng FAMAS na Best Actor sa pelikulang Ano Ba Choy noong 1962. Best Supporting Actor naman sa lumuluhang komiko noong 1964. Nakasama niya sa dalawang pelikulang ito. So napakaraming award pala neto. Ano? Yun ang hindi natin minsan alam eh. Tinitingnan lang natin sila minsan bilang isang sidekick sa isang pelikula. Pero yung realidad pala talaga, napakarami pala na itong award ni Roberto o ni Berting Labra, no? Kaya talagang masasabi natin na isang napakagaling na komedyante, isang napakagaling na sidekick, isang napakagaling na kontrabida, pelikula sa mga pelikula, no? Noong panahon nila FPJ at kung sino-sino pang mga aktor, no? Talagang pinatunayan lang neto na hindi pangkaraniwan itong tao na to si Berting Labra kasi ang dami niyang pinagdaanan, di ba? Nakita natin na kahit yung tatay niya, nakita niya kung paano torturin ng mga Hapon. Kaya masakit sa kanya yon na makita yung kanyang magulang na pinatay ng mga Hapon noong World War II, no? So inabutan niya to kasi medyo maedad na, no? So patuloy pa natin yung kwento ni Rai TV kung ano pa yung nangyari kay Berting Labra. Pangbatikang komedyante at direktor na si Chiquito. Sa kabila ng biyayang natatanggap dahil sa sunod-sunod na proyekto ay siya namang pagpasok ng sindikatong Big Four noong dekada 60. Binulabog ng grupong ito ang mga taga-showbiz sa pamamagitan ng extortion racket. Pursahan silang nangingikil at kung hindi magbigay ng pera ay sasaktan at pagbabantaan nila ang mga kawawang artista. Noong July 22, 1961 ay napatay ng Big Four ang isang miyembro ng Louis Gang at kumpare ring buo ni Labra na si Boy Santa Romana aka Primitivo sa loob mismo ng LVN Pictures compound. Minsan na rin hinihinga ng halagang 5,000 piso si Berting subalit wala siyang naibigay kaya noong Marso 1963 ay dinukot ang aktor ng mga nagpakilalang pulis na napag-alamang mga miyembro pala ng Big Four. Muli siyang hininga ng protection money ngunit wala pa rin maibigay kaya tiniptiba ng baril si Labra at kinuha na lamang ang kanyang mga alahas na suot-suot at nagbantaang papatayin kapag hindi pa rin nagbigay sa susunod nilang pagkikita. Naging usap-usapan ang pangyayaring ito noon sa mundo ng showbiz at nabalitaan ng mga producer ng pelikula na hinahunting ng Big Four si Berting Labra. Kaya naman hindi na nila kinuha ang aktor sa kanilang mga proyektong ginagawa dahil natatakot silang madamay. Dahil sa kawalan ng trabaho ay unti-unting bumagsak ang karera ng veteranong aktor at pati ang kanyang buong pamilya ay naghirap. Pero alam nyo ba mga dre na itong si FPJ at ERAP ay pumalag sa Big Four? Tumanggi silang
nang magbigay ng pera sa sindikato at naghanda pa nga ng mga armas ang dalawa sa bahay ni FPJ bilang proteksyon kung sakaling atakihin sila ng notorious na grupo. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Labra na lumapit sa Untouchables upang isiwalat ang kanyang mga nalalaman tungkol sa Big Four. Ang Task Force Untouchables ay grupo ng pinagsamang pulis at NBI na binuo upang burahin ang sindikato. Ayon kay Labra ay ginawa niya ito dahil gusto niyang proteksyonan ang malapit na kaibigang si FPJ. Noong July 13, 1968 ay napatay ng Big Four sa Lanai Nightclub si Jess Lapid Sr. Dahil dito ay mas lalong umigting ang operasyon ng Untouchables at tuluyang nadakip ang notorious na grupo. So, ang grabe pala talaga yung kwento ng mga artista, no? Ako, hindi ko naman gaanong sinubaybayan kung bakit nga naman wala yung iba't ibang artista katulad ni Jess Lapid na alam naman natin na napatay, ano? Pero hindi natin gaanong, ako hindi ako gaanong pamilyar na may mga ganitong krimen pala na matitindi noon, ano? Na halos may mga mafia na pala talaga dito sa Pilipinas. Nung panahon pa na itong mga aktor na to na sila FPJ, ano? Nakakatakot pala talaga yung panahon din nila kasi ang hirap, hindi naman porke artista ka noong panahon na yun, napakayaman mo na, no? Kasi pinyo isip, 5,000 lang ang hinihingi kay Berting Labra pero hindi niya maibigay. Kaya isa rin pala sa dahilan kung bakit bumagsak yung karir niya ay dahil sa natatakot siguro yung mga producer, yung mga director na kung isasali nga nila sa pelikula ulit si Berting Labra, eh baka sila naman yung pagbalingan na itong mga Big Four na to, ano? So alamin natin, ano nga ba, sino nga ba ang mga Big Four na to? At kahit nga si Jess Lapid dito sa kwentong ito na totoong buhay, ano, eh napatay nga daw ng isang nagpakilalang Big Four, ano, kaya nga may binuo na para buwagin itong Big Four na to. At kahit sila FPJ pala, no, at sa ERAP, sa totoong buhay, napakatapang pala talaga, ano, na naghanda nga ng armas para hindi sila takutin na itong Big Four na to, ano. So panoorin natin ulit kung ano na yung nangyari at ano ba yung kinamatay na ito ni Berting Labra. Po, nawala na ang pangamba ng mga artista, lalong-lalo na ni Berting Labra. Subalit hindi pa natatapos ang pagsubok sa kanyang buhay dahil nung sumunod na taon, September 18, 1969 ay nasangkot sa isang shootout sa Berting kasama ang aktor na si Eddie Fernandez alias Lagalag at dalawang iba pa sa panulukan ng A. Bonifacio Street, Quezon City. Inaresto ang dalawa at nakulong ng 13 taon. Pagkatapos bunuin ang sentensya sa kanya ay nakalaya din noong 1982 at agad na sumaglolo ang kaibigang si FPJ. Tinulungan niya itong makapasok muli sa mundo ng pag-aartista at mula noon ay naging aktibo na ulit ang aktor at madalas siyang mapanood sa mga pelikula ni The King bilang ang Dakila. Yun, okay. Malaki pala yung ano, malaki pala yung marami pa lang nangyari nung panahon ni Berting Labra, no? Maliban sa pagkakaalis niya sa showbiz dahil sa iba't ibang mga problema, krimen, no? So yung takot nga yung bantangan niya itong Big Four, kaya nawala rin siya at natuluyan pala talaga, no, dahil dito sa nasangkutan nilang krimen din dito sa Bonifacio Ave nga, sabi ng ni Rai TV, ano. So yun nga, nakakalungkot, ano, hindi porke artista ka ay pang lifetime na o pang habang buhay na yung trabaho mo, hindi ganon. Dapat bilang artista, kapag nandiyan ka sa oportunidad, malaki yung kinikita mo, may maayos kang kabuhayan, ano, samantalahin mo, no, mag-open ka ng iba't ibang business kasi hindi habang buhay na artista ka. Ito yung mali sa ibang mga artista. Hindi naman natin sila sinisisi, ano, hindi rin natin sila hinuhusgahan, pero kung may pagkakataon sana sila na makaipon, kumita at makapagnegosyo, gawin nila kasi hindi habang buhay maganda yung trabaho nila. Hindi habang buhay sikat sila, hindi habang buhay kilala sila sa mundo ng showbiz, no. Pinaka the best talaga magnegosyo ka, mag-establish ka ng pang lifetime na pang kabuhayan mo, hindi yung ganito na aasa ka sa ibang tao, no. So hindi naman natin sinasabi na masamang umasa sa mga kaibigan mo na mga sikat pa rin, pero sana gawin mo yung pinaka best mo para pagdating ng araw meron kang mahuhugot, ano. Ito po yung pinaka masakit, eh. So panoorin natin, buti na lang andyan si ano, si FPJ, ano, lang sidekick. 3 buwan na ako hindi nakakabahin sa bahay. Tinapatan na naman ako ng kasera. Namuhay ng normal at simple ang veteranong aktor hanggang sa kanyang mga huling sandali.
noong February 10, 2009, dakong alas 3 ng hapon, sa bahay ng kanyang anak sa Pateros ay sumakabilang buhay sa Berting Labra sa edad na 75 dahil sa sakit na emphysema. Ang kanyang labihan na kahimlay sa The Garden of Eden sa Pateros. Mula 1939 hanggang 2007 ay mahigit 100 pelikula ang kanyang nagawa. At kahit hindi man sa Berting Labra ang pangunahing karakter sa lahat ng iyon ay may tuturing pa rin na haligi sa industriya ng pelikulang Pilipino. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugit na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Rus. Okay, no? So ito, nagpapasalamat tayo kay Rai TV ha, dahil sa mga ganitong mga content, nagkakaroon na tuloy tayo ng mga idea kung ano yung mga nangyayari noong mga panahon na sikat sila at kamusta na sila ngayon. Marami pa tayong i-content o ipapakita sa inyo ng mga artista na mga dating kilala na ngayon ay nakabalik ulit. Ano, nagpapasalamat tayo na may ganitong mga content. RHY TV po, Rai TV, pa-like and share po ng kanyang YouTube channel. Panoorin niyo po ito lagi. At huwag kalimutan na i-like and share ang kanyang YouTube. Ganun din po, nagpapasalamat tayo kasi nalaman natin na ito pala yung kinamatay ni Berting Labra, no? Sa edad na 75, natagpuan na lang siya na walang buhay, no? Yung sakit niya, hindi ko gaanong alam eh kung anong sakit yung tinukoy ni Rai TV. Pero ganun pa man, no? Bilang mga artista na nasa showbiz, ano? So sana mag-ipon kayo ng mas malalaking kumbaga fans ninyo para tumandamang kayo, eh meron kayong madudukot, ano, at hindi habang buhay na artista kayo. So huwag nyo sayangin yung oportunidad na kumikita kayo, magnegosyo kayo, no? Gayahin nyo yung ibang artista na wala sa showbiz pero ngayon ay mga negosyante naman, ano? So hindi habang buhay masarap yung kinakain mo, hindi habang buhay meron kang magandang trabaho, hindi habang buhay na makikita ka sa mga pelikula, at hindi habang buhay na meron kang maayos na tirahan, ano. So samantalahin natin pag meron tayong magandang pagkakataon na kumita, magnegosyo, ano. So yun lang po, at nagpapasalamat ako sa mga video na to. Nalaman natin na sa edad na 75 years old pumanaw si Berting Labra, at napakalaking ano na nun, taon na nun. Para sa akin okay na yon, kasi ang haba na nun, ano. Sa mga ganitong content natututo tayo, hindi lang sa buhay ng ibang tao, hindi lang yung aral, no? Hindi lang yung aral ang nakukuha natin dito, no? So natututo rin tayo sa history, no? Yung history na to, napakaganda nito para sa mga taga-subaybay natin, ano? Salamat po RHY TV, at ganun din sa lahat ng sumusuporta kay Kuya Barbero TV. So abangan nyo yung ating mga next video, at nagpapasalamat si Kuya Barbero. Please like and share, and don't skip the ads po, ano? And then bye-bye, and mag-iingat po kayo.